Ang babaeng sentro ng di umano'y 10 billion peso pork barrel scam na si Janet Lim Napoles at ang kanyang kapatid na si Reynald Lim, mahigit 24 oras nang pinaghahanap ng mga otoridad, kasalukuyang hinahalughog ng 12 team ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang mga posibleng pinagtataguan ni Napoles. Bagamat iginiit ng kanyang abogado na hindi nito tatakasan ang kasong illegal detention na isinampa laban sa kanya. Idinitine di umano ni Napoles si Benhur Loy na kalaunan nagsiwalat kung paano raw na ibulsa ni Napoles ang pork barrel funds ng ilang senador at congressmen sa pamagitan ng mga peking NGO o non-government organizations. Nagbabala si Justice Secretary Laila De Lima, mananagot sa batas ang sinumang nagkakanlong kay Napoles at sa kanyang kapatid na si Lim. Live mula sa NBI sa Maynila, may report si John Consulta. John? Jessica, mas pinaiting na nga ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang paghahanap kaya Janet Napoles na sangkot umano sa 10 billion pork barrel scam. Ito ay matapos nga magpalabas ng isang warrant of arrest ang korte kugnay sa kasong serious illegal detention. Sa mainit at masikip na detention center na ito ng NBI, ikukulong si Janet Lim Napoles oras na siya'y maaresto. Si Napoles ang itinuturong nasa likod umano ng 10 billion peso pork barrel scam. A regular detainee. Definitely, wala talaga special treatment dito kung kapag nahuli yung dalawa. Mula pa kagabi, pinag-aanap na ng NBI si Napoles at ang kapatid niyang si Reynald Lim para arestuin sa kasong serious illegal detention. Hawak nila ang warrant of arrest na inilabas kahapon ng Makati RTC Branch 150. Ito'y kaugnay sa di umano'y 3 buwang pag-detain ng 2 kay Benhur Loy, ang whistleblower sa pork barrel scam. Ang isa sa 12 tracker teams ng NBI, pinuntahan ang condominium unit ni Napoles sa Global City sa Taguig. Pero hindi nakita roon si Napoles. Tanging abogado lang niya ang tumanggap ng kopya ng arrest warrant. Gate niya, wala siyang alam kung nasaan ang kanyang kliyente. Pero naniniwala raw siyang nasa Pilipinas pa rin si Napoles. I assure you as a lawyer, as her lawyer, that she understands that she has to remain in this country to prove her innocence. I'd like to appeal to Mrs. Napoles to say to please come forward. Sa impormasyong nakaanap ng NBI, agad umalis si Napoles sa kanyang condo unit nang malaman niya ang tungkol sa warat. Palipat-lipat daw si Napoles ng lugar na pinagtataguan. Kaya inilabas nila ang listahan ng 30 sasakyan ni Napoles na maaaring makatulong sa paghahanap sa kanya. Panawagan ng NBI kay Napoles, sumuko na lang ng tahimik. So, bureau-wide na ito, no? Yung paghahanap natin dito. Hanggang sa probinsya, naatasan na rin natin na tumulong sa paghahanap dito sa magkapatid. Sumuko na lang siguro sila para wala nang masyadong problemang mangyari. Anyway, marami naman silang abogado na magtatanggol sa kanila. Ang ilan, ibinunto ng CC sa Department of Justice kung bakit nakapagtago agad si Napoles at Lim. Pero depensa ni Dilema, ginagawa lang niya ang trabaho niya. Iba nandun na yung lawyers? Even before NBI was there at the court? To receive the anonymous. So why are you blaming me? Are you blaming lawyers me? Okay. There's a talk point. It is my duty to announce it, especially so that some media are asking about it. Right? And then nauna na nga silang nakaalam. And baka nga even before final yung kaso sa korte, alam na nila yan. Aminado si Dilema, nahirap sila ngayong matuntun si Napoles. Hindi na nakakagulat yan, no? Dahil nga, the fact na hindi na siya nakikita nung lumabas na yung warrant of arrest, ibig sabihin nga, ay natunugan na niya, nagkaroon na siya ng advance info, may nagtip na sa kanya, eh hindi ba she's well connected? Hindi ba pinagmamalaki daw niya noon na hawak niya ang gobyerno? Diba yan yung mga sabi ng mga whistleblowers? So meaning, well-connected. So I'm not surprised anymore na natunugan na niya yan. Baka mamaya, bago pa inisyo yung resolution ng DOJ, natunugan na niya. Di lalo na nung bago inisyo yung warrant of arrest. At ang sino man daw na tumutulong ng mga takas ito, mananagot sa batas. Yung mga kumukup-kup sa kanya, talaga namang may mga pananagutan yan. Harboring a fugitive from justice and obstruction of justice. Sa gitna ng paghahanap sa magkapatid,
Ipinakalat na rin sa airport ang mga litrato ni Napoles at Lim. Una nang iniutos sa dilema na ilagay si Napoles sa lookout bulletin sa NAIA. So may instruction na rin ang leadership ng BI sa lahat ng mga personnel ng BI, sa lahat ng ports, na airports and ports, na kung meron sila mga tao, na since there is a warrant of arrest, they can always detain them pag makita nila, and then i-alert nila ang NBI para puntahan kaagad at i-serve ang warrant of arrest. So ngayon, Jessica, dinagdagan na nga ng National Bureau of Investigation na ang bilang ng kanilang mga tracker teams na ipinakakalat ngayon sa Metro Manila at sa ilang bahagi nga ng Luzon, ito'y para mas mapabilis ang pagdakip dito nga kay Janet Napoles. Jessica. Okay, last night, John, akala ko ba alam ng mga tiga-NBI kung nasaan itong si Napoles? Jessica, meron nga silang mga natanggap ng mga impormasyon na nagtuturo doon sa lokasyon nitong si Napoles. So, balit dahil nga sa kanilang patuloy nga na paggalugad doon sa mga iba't ibang mga properties nitong si Napoles, ay talaga namang nagkaroon sila ng difficulty na malocate na ito. Ano? Dahil nga doon sa kanilang pinakahuling impormasyon na nakuha, Jessica, noong matunugan na nga na meron silang warrant of arrest, ay agad daw umalis mula dito sa kanyang condo unit sa may bahagi ng The Fort, at ito'y lumipat na sa isang lugar na hindi nila na-trace kung saan dumiretso. Pero paniniguro naman ng NBI, Jessica, ay hindi sila titigil hanggat hindi nakuhuli ito si Janet Napoles at ang kanyang kapatid, Jessica. Okay, last night then, ang intindi ko, ang kaso ay illegal detention. Pero today, parang nadagdagan ito ng serious illegal detention. May ganun bang naka-define na possible offense sa ating penal code, John? Jessica, yung serious illegal detention kasi ay katumbas na rin ng kidnapping. At makikita natin doon sa warrant of arrest ay maliwanag na nakasulat doon na no bail recommended. Ang ibig sabihin nito, Jessica, kapag nahuhuli nga itong si Napoles, ay siguradong hindi na siya maaari makapagpiyansa at kinakailangan niyang sumailalim sa proseso ng pag-usad ng kanyang kaso para nga malaman kung siya nga ba ay guilty o hindi sa naturang kaso, Jessica. Okay, kasi ang pagkaka-explain kagabi ni Secretary De Lima, no, pag more than 3 days daw, non-bailable na. Pero hindi nabanggit kagabi na merong serious palang naka-define doon sa kaso. Illegal detention lang ang pagkakaintindi ko. Baka mali rin ako ng intindi. Anong pagkakabasa mo dito, John? Doon sa sinasabi, Jessica, ng kampo nito mga whistleblower, talagang seryoso yung nangyari daw na pagpigil dito kay Ben Hurlui ng kampo ni Janet Napoles. At dalawa nga yung version, Jessica, kung matatandaan mo, itong lumalabas na nangyari. Sinasabi ng kampo ni Janet Napoles na di umano ay sumailalim daw sa retreat itong si Ben Hurlui. Meron silang pinipresenta na 17 affidavit ng mga taong makapagpapatunay daw na isang retreat ang dinaluhan nitong si Ben Hurlui. Pero taliwas naman dito ang pahayag ng kampo ni Ben Hurlui, at sinasabi nga ni Atty. Baligod na yung mga pinresentang mga affidavit, Jessica, kaduda-duda yung ilan dito, dahil sinasabi nila na yung isa nga ay tumatanggap daw ng 150,000 a month na suporta mula dito kay Napoles, at hindi maaaring maging credible witness dahil nga sa ganitong klase ng pabor na tinatanggap mula kay Napoles, Jessica. Okay, in the meantime, how would you assess itong confidence level ng no less than 12 teams ng NBI na binuo para hanapin itong si Napoles? Kumpiyansa ba sila na mahahanap nila ito o whatever, John? Sa ngayon, Jessica, ay isa maliwanag. Ano? Hindi lamang dito sa Metro Manila nagko-concentrate itong teams ng NBI, at hiniling nila na huwag na nga lang sabihin ang ilan sa mga detalye ng kanilang galaw para hindi ma-preempt ang kanilang sinasagawa mga operasyon. Subalit, Jessica, ang kanilang ginagawang mga galaw nga, ano, ay una, hawak nila yung listahan ng mga properties itong si Napoles. Ang kahirapan nga lang, Jessica, napakadami raw talaga dito mga lugar na kailangan nilang puntahan. Ang iba nga, Jessica, ay ilang
buwan nang hindi pinupunta ni Napoles. At ang importante raw ay mababantayan yung mga posibleng mga lugar at maliliit o mapapaliit namang yung maaring lugar na kanyang gagalawan at mas mababilis ang posibilidad na siya ay mahuli at mapasailalim sa kamay ng batas. Jessica. Maraming salamat, John Consulta.